Ayan, so ito mga farmer yung tapang. So yung problema daw dito mga farmer ay wala daw gatas. Ayan, so kabang kawawa yung mabi kapag walang gatas. Okay, good job. So sa ilalim lang ng balat. Okay. So, ito na mga farmer, no, yung ating kinita ngayon. So, isang oras na pagsiservice. Magandang hapon mga farmer at welcome na naman sa ating pinabawang video. So, time check tayo ngayon, alas 4 ng hapon. At may pupunta tayo ngayon mga farmer. Mayroon tayong siservicean ngayon. So di ko lang alam, baka dalawa or tatlong tao yung ating siservicean ngayon. So actually ay kahapon pa tayo pabalik-balik din mga farmer doon sa kanilang mga biik at mga inahin. So nag-inject tayo ng mga vitamins, nagpurga, then nagkapo ng kanilang mga biik. So meron tayong babalikan ngayon mga farmer kasi nga kahapon ay hindi natin napurga yung ilan sa mga biik nila kasi nga merong sakit yung iba. Yan, so isa sa mga number one rule mga farmer, kapag merong sakit yung mga biik ay bawal natin silang hindi ka ng pamurga, baka lalong ma-stress at madali pa. At pinasasabay din nila mga farmer ngayon yung kanilang baka, no, na maliit. Yan, so pinapapurga din sa atin. So actually first time natin na magpurga ng baka ngayon mga farmer. Actually parehas lang naman yung proseso, injectables yung gamit natin. At susubukan natin kung makakaya natin, no. So tulad nga na sinasabi sa inyo mga farmer, hindi tayo technician, hindi tayo expert talaga sa mga itong larangan, no. So tulad nyo rin po ako na dati tumatambay sa YouTube or Facebook at kumukuha ng mga ideas kung sa pag-alaga, no. So hindi naman sinasabi mga farmer na talagang magaling tayo, pero marami na rin sa atin na nagpapaservice ngayon at talagang nagtitiwala sila sa atin, no. So lahat naman ng pwede natin malaman mga farmer ay pwede na nating ma-access sa YouTube, no. Kasi nga marami na rin mga vlogger na gumagawa ng mga video tungkol sa pag-alaga at mga pamamaraan, mga tips and tutorials tungkol sa paghayupan. So isa na tayo dun mga farmers sa mga na-inspire sa mga vloggers na yon. At magpapasalamat din tayo at meron din tayong mga na-inspire, no, na kagaya rin natin na nag-uumpisa pa lang sa pag-vlog. Yan, so shoutout po sa inyo at pagpatuloy nyo lang yung inyong nasimulan. Okay, so tara mga farmer, punta na natin sila. I-service na natin yung kanilang mga alaga. Let's go! So mga farmer, gamit ko pala yung motor ng kapatid ko kasi wala siyang trabaho ngayon, Sabado. Okay, so meron tayo dito mga farmer na mga tools na gagamitin natin. Dito yung mga gamot na ating kakailanganin sa ating toolbox na ito or ating medicine box. So tara! Atin muna tayo mga farmer ng merienda ng aming tauan. So nagpapapinta tayo mga farmer ng ating mga trusses ngayon. So isa lang tao natin ngayon mga farmer bago tayo pumunta dun sa ating siservisan ay check muna natin. Siap mga ako. Balik ka lang ito. Ano dagal lang sa inyo rin sobra? Dali, balik ka. Ha? Dali, balik ka. Tag-Diyos, abuhay dagal lang sa inyo rin. Kasi nga ma. So ay mga farmer, na dala na natin ang merienda yung ating tauhan. At malapit niya rin ang matapos yung pagpintura ng mga steel trusses natin. At baka next week ay papakabit na natin yon. So yun na lang yung kulang natin para sa bubong natin. At yun lang muna, hanggang dun lang yung kaya natin. So baka tigil muna tayo mga farmer sa pagpapagawa at ipon-ipon muna para sa finishing tsaka flooring at pati na rin sa interior natin kung sa ating pinapagawang bahay. Yan, so tara mga farmer, samahan nyo ako sa ating journey ngayong araw, ngayong hapon.
at mag-inject tayo at nag-aantay na rin sila dun sa kanilang mga alaga. So mga farmer, malapit na tayo dito sa isa nating customer, no? So dito tayo mag-service ng una, mga farmer. So actually ay tayo yung nag-service sa lahat ng baboy nila, inahin, biik at mga fatteners nila. Yan, so syempre bago tayo pumasok, mga farmer, kinakailangan na mag-spray muna tayo ng alcohol para makaiwas tayo sa mga mikrobyo na dala natin. Syempre dahil sa banta na rin ng ASF dito sa amin. So talagang may baon-baon ako na alcohol dito, mga farmer, sa aking medicine box. Hi, Rekaw, hi. Kita, Rekaw. So mga farmer, dito na tayo, no? Yan, so Thursday kanta, no? So 14, mga farmer, yung biik na ng kanilang inahin. So sayang kasi namatay din yung isa. Ito. So naapaka daw yung biik na to ng kanilang inahin din. So katulad din nung sa atin, mga farmer, na higaan din. So di talaga maiwasan kahit na anong ingat mo. Di nangyayari talaga. And so ito, mga farmer, yung tapang. So yung problema dito, mga farmer. Yan eh. So yung problema daw dito, mga farmer, ay wala daw gatas. Yan, so kubang kawawa yung mga biik kapag walang gatas. So gagawin natin ngayon ay mag-inject tayo ng antibiotic. Kasi hindi na-inject ka ng antibiotic pagkatapos ng manganak. At oxytocin na rin para papalabis natin yung gatas. Maisog. Matapang yung inahin. So unahin muna natin, mga farmer, yung Susalin LA. Yan, so sa mga nagtatanong, Susalin LA, mga farmer, 10 ml yung tuturok natin para kaiwas sa mga infection. So 10 ml. Sunod natin, mga farmer, yung oxytocin. Yung mga farmer, pinapakain muna para hindi siya magpumiglas, no? Benjikan mo mga turang may ura. Oo, ito na sa guwa. Kita sa likod. Okay. So, kailangan na dandanin yung pag-inject. So, okay na tayo, mga farmers, ha? Ating Susalin LA or antibiotic. So, next naman yung oxytocin. So, 2 ml na oxytocin. So, yung mga farmer, oxytocin na tayo. Yan, so pitoxal yung gamit natin ngayon. Yan, so pitoxal. So, para sa milk letdown ng mga inahin na nagkaroon ng MMA or milk fever. Yan, so sa kabila natin titirahin. So ito yung mahirap, mga farmer, kapag ka matapang yung inahin, no? So kinakailangan na maging pasensyoso din tayo. Kabila, magkabilaan yung tirada natin, mga farmer. Okay. Good job. Yan, so tapos tayo, mga farmer. So okay na siya. So ma-inchika na natin. So maya-maya na yan ay lalabas na yung gatas niya. So yung mga farmer, oh, parang
madami naman yung gatas, kailangan ay wala daw nalabas. So ibig sabihin yung mga farmer ay naligas na yan, so may milk fever na siya or may lagnat. So naligas yung gatas mga farmer, so yun yung purpose natin ngayon, para mailabas na yan. So nag-inject tayo ng cytosine at antibiotic na rin para baka may lagnat kasi siya. At siguro rin ay binaklabas mga farmer yung yun o, binaklabas yung inunan. So labas na tayo kasi matapang siya kapag may tao. So okay na yan, injectan na natin. So babalikan na lang natin yung mga beef niya. Ano na yun, 3 days na aga? Lunes. Pwede. So Monday na tayo babalik dito mga farmer para mag process na kanilang mga beef. So inject tayo ng iron. Yan, at magpuputol na rin ng buntot siguro pagka hindi nila naabot. So yung mga farmer, no? Yan, so tapos tayo dito sa unang customer natin. So isang challenge natin ngayon ay matapang yung inahin. So mahirap siyang lapitan. So talagang pag nag-inject tayo ay mabilisan lang para hindi siya mabulabog. So punta tayo mga farmer sa next natin na customer. Yan. Fabio, ano? Gaano? Hi, paano mo still you? Hindi, yun siguro. Gusto niyo na bro. Ah, sige. Sa ano lang? Lunes lang? Sige. Kiamat kita. So mga farmer, tapos tayo dun sa isa. So ngayon ay papunta naman tayo sa susunod natin na customer. So actually kahapon dito tayo, nagkapo ng kanilang mga biik. Ay babalikan natin yung kanilang mga beef na hindi natin napurga. Yes, yung inong bahol? Da, sarang baka kuno ka to? Okay mga farmer, hanapin na natin yung may-ari, no? Tingnan natin kung saan nakalagay yung kanilang baka. Pupurgahin natin. So, datong ano yung tag vitamins yung ato ka, Kings Vita Plus. Sa kireon mo yung magbutak, mga... Magbudyan ko dalta to. Tag. Magbudyan ko ibutani ka to. Oo. Matunga sa kutsarita yung kadadlaw. Kain mo itong pan. Oo. Vitamins yung tabi ron ay mag 90 days lang. So, mga farmer may nagtanong sa atin kung ano yung inject sa buntis na inahin. So, isang buwan pa lang naman. So, kaligasan niya ay babalikan natin ng ika 90 days para inject ka ng iron. So, naantayin natin mga farmer kasi kinukuha pa yung baka doon sa gitna ng palayan. So, napakalawak nito mga farmer na palayan, no? Halos palayan lahat yan. Yan, so, habang inantayin mga farmer yung may-ari, no? Yan, so, dito mga bit nila ito mga farmer, tayo nag-kapon, inject ng iron, tsaka vitamins, yan. So, tayo yung nag-service dito. So, kahapon yung mga farmer dito ay galing. At nagkapon tayo ng kanilang mga big, yan, natutulog pa. Yan. So, kahit yung mga manok na dito mga farmer ay tayo rin yung sinasabihan nila or tinatawag kapag ka nagpapa-inject sila ng vitamins, no? Yan, so manukan yan mga farmer. Yan, na nakalagay yung mga manok na panabong nila. So, tayo yung nag-inject ng vitamins. Yung mga farmer, kita nyo yung mga maliliit na yan, kala mo daga. Yun yung mga biik nila na native. Napaka-cute tingnan, no? Tumatakbo-takbo. So dito rin mga farmer, napakaraming alaga nila dito. Yan, no? Yan, native na baboy, sa mga manok, pato, pabo, parami. Ito nga yung napurga natin nung nakaraan mga farmer. Tuloy kahapon din natin napurga ito. Yan yung mga beak nila. Sila meron ditong naiwan na isa, yung medyo matamlay. So di natin na-injikan ng pamurga. So ngayon natin injikan yan kapag dumating na yung may-ari. Yun ang liliksin ng kanilang mga beak, oh. So sabihin natin mamaya mga farmer kung pwede sila na injectan natin ng vitamins na
para kompleto na talaga bago nila ibenta. So marami pang baboy ng mga farmer. Talagang piggy rin na ito. Yan, so maraming inahin, pati nurse tsaka yan mga bee. Yung mga farmer, dito na yung baka. Yan, so ito yung engine natin ngayon mga farmer ay vermictin. So yung dosage nito ay 1 ml per 50 kilograms kapag baka. Yan, so siguro mga farmer mga nasa 100, sobrang 100 no? Kung yung mong anoan. So gagawin natin ngayon ay 2 ml yung inject natin. Yan, so para mabilis siyang tumaba mga farmer pagka walang bulate sa loob. Yan eh. Palapan. Palapan ta lang. Subcutaneous injections. Nasa liog. Para masanay. Hindi mo ito na tinurukan man. So sa ilalim lang ng balat. Okay. So bawal basain, bawal maulanan. Meron mo ron? Oo. Oh. Mga dewang adlaw o sang gabi eh. Okay yun daw. Kung umugan ay pasilungan ang galing. Buhi raw at pasilung silong. Ay mo itong ano? Ang sambilog ng orok? Chikan ta? Dasig tambok ron. Yung mga farmer tapos tayo magpurga. So napakasimple lang. So next naman natin ang gagawin ay dun sa biik naman. Yung natira nila na biik, pupurgayin natin. So kapareho lang ng mga farmer ng pag-inject ng mga baboy, yung pag-inject ng ivermectin sa mga baka. Imo rin nga raho? Yali. Daya? Hinagin mo kumakain mo kung nasa may ano. Dapat ay habok kita diyan sa kaon ko. Oo, oh, kita mo nang di karangar no? Dapat ay puno kita. Pagi to no? Ano naman dispose ay? Ano ko lang doon eh? Buwan tunga doon. Oo. Nanguya man saka. Oo. Namin ikaw na indigan vitamins. Mga yun no? Galigay man ako sa Lunes. Lunes lang. Yun to kay ano? Ano vitamins? Pero dito tarok ang rin. Tara. Ah, dik trana ipang ano mataran? Sa... Mangukse, mangukse sa ramayad. Sa ano lang Lunes? So yung mga farmer tapos tayo dito na mag-inject ng paburga sa kanilang baka tsaka baboy. And so sa Lunes ay sasabay na rin natin to. Babalikan natin para injectan ng vitamins doon sa isa rin natin na customer. Yan, so ayos na ayos. Punta na tayo mga farmers sa next natin na customer dun sa kanilang kapamilya din. Yung mga farmer, naka 100 na naman tayo dito. Kanina ay 200, ngayon ay 100. Ayos to. So diretso na tayo mga farmers sa next natin na customer. Farmer, dito tayo sa ating next na customer. Kasi ano? Payme? Inject ka ba ito, baboy? Inject ako, no? Oh, wag ko manok ko. Pwede yung kanilang tag. Ha? Oo. Oh. Hey. Hote, 2 weeks. Oo. Oh. Yung mga farmer, pasok na dito. You know, baboy. Naka-crates lang. So, nung nakaraan mga farmer tayo dito yung nag-inject, no?
Yan o. Prepare natin yung ating gagamitin. Nurvet. Pag-aipot ah. So, tag 2 ml. Yag ko, try nga kayo sa ay nung ano to? Nung isot? Isot ay ikulot. Ay, kulot kile? Ano manghot kila? Oo. So yung mga farmer, tapos tayo dito mag-inject, no? So napakabait ng kanilang mga baboy, napakadali lang injectan. Hindi na tayo manghuli kasi nga malalaki na sila, mahirapan tayo. So okay naman yung pag-inject natin. Tag 2 ml yung inject natin mga farmer sa kada biik nila. So bali hindi na biik to, baboy na talaga ito mga farmer. Mga nasa 40 plus kilos yata ito, yung mga baboy na ito. Yan, so tayo. Yo, Meg! Yan ang oran ako. Karan ako. Oo! Quinta lang! Bo! Salamat kita, ate! Kumanyo man, ah! Sige, Meg! Yung mga farmer, isang daan na naman. Ayos! So, uwi na tayo. Yun! So, mamaya ikwentahin natin kung magkano yung kinita natin. Okay. So, ganun lang mga farmer, yung isa sa mga pinagkakitaan ko dito ngayon, yung pagsiservice. So, tulad ng sabi sa inyo mga farmer, hindi agriculture yung tinapos natin. So, talagang sipag at syaga lang sa panunod ng mga videos at natututo tayo. Yun. So, tara mga farmer, uwi na tayo. Actually ay alas 5 na ng hapon mga farmer. Bali isang oras yung pag-service natin. Yan, so mamaya may alaman natin yan kung magkano yung kinita natin ngayong araw na ito sa pag-service. Grabe, alas 5 na mga farmer, pero tirik na tirik pa rin yung araw, oh. Grabe yung init. Oh. So Monday mga farmer, babalik ulit tayo dito kasi nga meron tayong dalawang customer na siservisan, yung mag-inject tayo ng iron tsaka yung vitamins dun sa kabila. So baka pagpa-inject na rin sila ng vitamins dun sa baka nila kasi nga after 5 days yung mga farmer kinakalakan na ma-injectan. 3 to 5 days pwedeng-pwede na para mabilis lumaki. So mga farmer, medyo malayo ito sa bahay namin, nasa siguro 20 minutes or 10 to 20 minutes travel mula doon sa bahay namin. Sila yung mga sugay natin dito. Sila yung mga solid subscriber yan, mga napapenteng sa atin. Yun ang gandang lugar dito mga farmer kasi nga malapit sa palayan, irigasyon, maganda mag-alaga ng mga livestock, baka, baboy, manok, at pwede ka rin magtanim. Tulad dito mga farmer, daming mga gulay-gulay, mga kamuting kahoy, tsaka sitaw. Pagka masipag na dito, talagang hindi ka magugutom. Yun. So napakasarap ng simoy ng hangin dito mga farmer. Buhay probinsya. Walang pollution, walang maraming sasakyan. Fresh air yung malalangap mo dito. Kaya lang ay di pa simentado.
parang kabayo kayo dito mga farmer. Uy! Nahulog. Nahulog mga farmer yung box natin. Buti lang at may box tayo, no. Wasak. Ay, hindi naman. Hindi naman nag-open. Laking tulong itong mga farmer sa atin, no. Kasi nga isang bitbitan lang pagka meron tayong sinisirbisan. Let's go! So ayun mga farmer, nakauwi na tayo. So di muna tayo dumiretso dito sa bahay natin. Kasi nga malapit lang dun yung ating tigiri, no. Yan, so dahil sa banta rin ang iisip mga farmer, kinakailangan na makasiguro tayo. Kasi nga di natin alam baka anong virus yung masagap natin dun sa ating pinuntahan. So actually ay di na sana ako mag-service mga farmer. Kaya lang ay naawa ako sa mga gustong magpa-service sa kanilang mga alaga. Kasi nga syempre para maging okay rin yung kanilang kalagayan, no. So dito muna tayo dumiretso mga farmers sa pinagawa naming bahay. Mamaya na tayo papasok doon kapag nakaligo na tayo. So maliligo muna tayo para ma-disinfect na rin tayo bago tayo humawak doon sa ating mga alaga. So ito lang mga farmer, no, yung ating kinita ngayon. So isang oras na pagsiservice. Yan, at sa 400 ito mga farmer. So 1, 2, 3, 4. So sa 400 ito mga farmer, actually ay kalahati lamang dito yung mapunta sa akin. Kasi nga yung sa 200 ay bali sa gamot. So yung gamot kasi mga farmer ay akin yon. So tayo nagpo-provide ng gamot. So hindi yun sponsor, no. Hindi po sponsor yung mga gamot na yon. So sarili kong pera yung binibili ko doon ng mga gamot na yon. At yun lang yung sinisingil natin. So sila na po bahala kung magkano yung ibigay nila sa atin bilang panggasolina. So sa 400 ito mga farmer, 200 sa gamot na in-inject natin. At siguro itong 200 na itong mga farmer, ito yung kinita natin sa isang oras na pagsiservice. So yung mga farmer, ganun lang yung buhay-buhay ko dito. So kapag wala akong ginagawa at mayroong nagpapaservice, so pinapuntahan ko. At di ako sumisingil mga farmer ng malaki. So nakadepende na sa kanila kung magkano yung bibigay nila. So di tayo sumisingil kasi nga tulong na rin natin yon. Okay, so ganun lang. Naka 200 tayo sa isang oras natin na pag-service. So knowledge sa inyo mga farmer, hindi ako technician, hindi ako graduate ng agricultural course. Yan, so yung ginagawa ko lang mga farmer ay nag-search na ako sa YouTube kung paano gawin yung mga bagay-bagay. At ayun, pasalamat tayo at natutunan naman natin yung mga step-by-step na process sa pag-alaga ng baboy at iba pang mga klaseng mga livestock. Kasi nga pare-pareho lang naman yun mga farmer. So kinakailangan na marunong tayo magbasa ng mga label, kung para saan yung gamot na yon, kung ilang dosage yung bibigay natin, at kung kailan natin bibigay. So yun lang naman yung pinaka-importante nun mga farmer. At syempre yung tamang pag-inject or tamang administration ng mga gamot na yon. Okay, so sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon sa ating video na ito. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. At magbabasa muna tayo mga farmer ng mga katanungan ng ating mga subscriber na hindi natin nasasagot sa ating reply, no. Yan, so mga limang katanungan lang muna mga farmer yung ating babasahin ngayon at mag-shoutout tayo. Okay, so shoutout kay Sir Jun Sambales, no. So idol, pa-shoutout naman kami dito, kaming mga OFW. So sa lahat ng OFW natin na nakasubaybay sa ating YouTube channel. Yan, so maraming maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo parate. Yan, at sana ay maging maayos yung kalagayan nyo dyan kung saan man kayo naroroon. Okay, so shoutout po sa inyo sa lahat ng mga OFW natin. So shoutout din kay Sir Robert Ancion ng Poise, New Washington. So nagpapareserve siya mga farmer ng cuttings ng Madrid Agua. So pipick up niya dito mga farmer kasi nga malapit naman dito sa amin yan. So ito rin, shoutout din kay John Edison de los Santos. Yan, so pwede ako mahingi ng guide sa pagturok. So actually mga farmer, ay bukas ay magbibigay ako sa inyo ng mga tips din kasi nga tungkol sa pagtuturok yung topic natin bukas, pag-inject ng iron. So didiscuss ko sa inyo mga farmer kung ano yung mga iba't ibang pamamaraan ng pag-inject gaya ng intramuscular, subcutaneous. At yung karagdagang tanong niya mga farmer ay paano po daw yung tamang pagturok ng diik, kasi daw po pag natamaan ang buto ay malulumpo. So yun yung sabi sa inyo mga farmer, kailangan alam natin yung mga basic ng pagtuturok, no. So bukas ay makikita po ninyo at ating i-discuss. Shout out din kay Sir Vincent Abon. Yan, so ilang araw yung diik
bago pinainom mo ng King's Vita Plus. So as early as 1 day old mga farmer, pwede na tayo magpainom ng King's Vita Plus. Kasi nga, tulad ng sabi ko, walang side effect yan or walang overdose. So as early as 1 day yung ating mga big, ay pwedeng-pwede na tayo magbigay ng King's Vita Plus sa kanila. Shout out din kay Mikai's Backyard Piggery, no? So naranasan din daw niya mga farmer yung namatay ng biik, no, dahil sa pagkaipit, tulad ng pinakita ko sa inyo ng last video natin. So kahit daw merong farrowing pen ay naipit pa rin, so di talaga maiwasan yung mga ganyan. So shout out din kay Ma'am Arlinda Arsena Carlet, no. So ilang days bago putulan ang buntot ng mga biik. So marami na tayong nagawang video mga farmer tungkol sa pagpuproseso ng mga biik, no. So as early as day 1 hanggang 3 days ng ating mga biik. So pwede tayo magputol ng buntot, ngipin at mag-inject ng iron. So pwede natin pagsabayin yan. So yung ginagawa ko dito ay day 1, nagpuputol ako ng buntot, tsaka ipin, inject ng antibiotic. At sa 3 days old, iron. So yun po. Kata din po kay Sir Oni Guadalupe, no? Yan, so isa nating kababayan dito sa Aklan. So shoutout po sa inyo. At yung last natin mga farmer kay Sir Ramil OFW Vlog. So ilang ngipin ang pinuputol, sana makita sa camera. So yun din mga farmer, marami na tayong video na nagawa tungkol sa pagproproseso ng mga biik. So yung pinuputol natin na ngipin is yung lahat, yung apat na ngipin na yung mga farmer, kailangan natin na putulin. Kasi nga masakit yun sa ating mga inahin kapag dumidede yung ating mga biik, na matatalas yung kanilang ngipin. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagpapadede yung ating mga inahin kapag mahahaba yung mga ngipin ng kanilang mga biik. Kasi nga masakit yan sa kanila. Okay, so kinakagat kasi yan mga farmer ng mga biik kapag walang gatas na lumalabas. So yun lamang po, at abangan ulit yung next natin na batch ng shoutout at pagsagot ng inyong mga katanungan. Okay, so dagdag natin na shoutout mga farmer. Shoutout po kay Sir J. Basilio, kay Sir Joseph Garisa ng King's Vita Plus, kay Sir Rodrigo Esplana, kay Ma'am Che Mansiba, Josephine Namok na suki natin sa ating mga vlogs, no. So kay Sir Efren Biato, kay Ma'am Arlyn Virana na parati ring present sa ating mga videos. Yan, so shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Sai Cabanyes, kay Ma'am Rina Clarito, kay Ma'am May Baladon, at syempre kay Sir Marjon Calope, kay Sir Jun Galliardo, at syempre kay Sir Macdo Allen, at syempre kay Sir Jeremy Marabel, at kay Melvin Agonya ng Manipawa, Canada. So yung mga farmers, sa mga gusto mong shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe lang din po para lagi po yung updated sa mga gagawin pa mga videos, mga tips and tutorials, iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!